The reason why I bought this one is kasi meron po kasing nakapagsabi sa akin na ang pangit ko daw kasi ang dami ko ng tingyawa. So, ayan, binilihan ko na yung sarili ko. Baka sabihin nyo, meron ako pambili ng Jollibee, pero yung pang skincare, wala. So, ayan, meron na. Okay. What's up? And you're back again on my channel! So for today's video guys, mimikapan ko yung kapatid ko at magkakaroon tayo ng Watson's Haul. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga beauty products na nabili ko dito na which is gagamitin natin sa pag-makeup ng kapatid ko. But before we start, gusto ko lang linawin sa inyo or gusto kong magsalita para sa sarili ko kasi sa mga hindi nakakaalam, meron po kasi akong issue. What? Issue ko po is dahil sa post na to. Ayan. So, pasensya na sa mga Tagalog viewers ko kung hindi nyo po maiintindihan ito kasi vernacular yan. So, this is for my Facebook friends, sa lahat ng mga nakikisawsaw dun sa issue ko, sa lahat ng mga nag-comments, ng bash sa akin, mag-vernacular na lang po ako para mas maintindihan nila. At saka, para po sa mga YouTube viewers ko, pwede nyo pong i-skip itong part na to kasi ang sasabihin ko is para lamang po sa mga Facebook friends ko. So, una sa tanan guys, katong akong post, wala to'y gipahinungdan nga sa sikinsa. Wala ko'y hinanakit sa gobyerno, sa politiko, sa building, or sa syudad. Ang ako ang punto ato guys is nag-share lang ko sa akong opinion. Sa unsay ako nakita ato nga grocery store or mall ba to? So ako ang gi-post guys para makabalo mo. Sa to? A few moments later. So ako ang gi-post guys ni anak ko dito nga. Wa gihapon Jollibee, Jeko, McDo or Macau. Nothing so special about it though. So para sa kuha guys, sa kuha ng perspective ha, wala gito siya sa'yo para sa kuha. For my own opinion lang. Kaya mura na ganun siya example, musulod ka sa isa ka mall. Nag-expect ka nga makita ka aning chinilas sa klase nga chinilas, butang talang kabayanas. Laisyo no? Laisyo nga chinilas. Nangita ko. Niyawawa ka kita. Sumuana ko sa akong kagalingon, ay wala day habayanas nga chinilas aning nga mall. Didn't it siya special nga mall? Something special ani niya. So if ikaw makadungog, ikasakit ni mo na. Di ba normal raman siguro? Any time kung nag-promote kasi mong channel sa imong YouTube channel, nga, ni-share sa imong hang post, ay, di man special ni nga channel. So ikaw nga vlogger, magsakit na yung kukana nga. Kaya ba nga ni mo? Kay di man tanang tao, ma-please ni mo. Maskin ako, if butang talang dilita kaila, dilita close, imo nang i-share, inanaon mo pag-caption, ako di man ko makig-away. Nga ko, patakaan ang kag-yaw-yaw, something special man yung akong YouTube video. Anak nga tao, kung dili po siya ganahan mo appreciate, anak na channel or unsa ba na establishment. So, kitang tanan, natay-tag sa tagsa nga kaugalingong opinion sa usa ka butang kung di taganahan ana. So, bawal na dayon mag-share ka o opinion ni mo nga ay di ko ganahan ana. Ay, batik man na siya. Oy, unsa ba na diha? So, kung di mo ganahan nga inana iyang mga ipang-share ay unfriend, ay i-block. Simple as that. Ako, nag-post ko ay butang pa lang nga mag-share ko sa ako ang YouTube channel. Dili man na kay tungod nag-expect ko nga ang mga tao mo appreciate sa akong YouTube channel. Nga ko alang kung kinsa gustong mo tanaw maayo. Kung na kay hate comments ako ah, ay pasagdian. Oh, pasagdaan. I don't care. Kung kinsa gusto maka-appreciate, appreciate maayo, magpasalamat may kay naka-appreciate siya. Hindi siya ka-appreciate ay never mind. Hindi sad ko mag-hate niya, di sad ko makilabot nga wa siya ni appreciate. So, ana ra na siya, guys. Dili lang ta man kilabot. Mo jud. You don't like me? No. Look,
big deal pa man jud, pero sige, namo kay uban ni ingon nga na offend daw sila kay tungod sa choice of words nako nga niyong kog nothing is so special about it though. Nothing so special, sana all no special hello sa ganang kita ingnon nga special no ay sa ingnon ka ay di siya special sakit ba pod ma-offend pod ka pero para sa ko masakitan ka if nakagi-expect nga i-appreciate ka sa ubang tao pero di ka mag-expect nga i-appreciate ka sa ubang tao kiver na gid na imo promise wala gyud ko ipaki if ever inanang ako ang perspective sa akong kinabuhi pero namang ubang tao gusto jud pod sila nga i-appreciate ang mga butang anaa kay lagi daw be contented be happy. Ah, sige. Salamat rapod mi ana, guys. Pero, i-point lang sa akong mahod na itong post is wala lang iyang gi-expect ba nga. Wala siya eh. Why Jollibee? Eh. Siyempre, guys. Should that be ako? Mora na siya, guys. So, mo lang na iyang gi-post ba nga. Mora ga-expect siya sa unsay wala. Ayun na lagi mag-expect sa wala. Sige, hindi ako mag-expect. Oy, bakit gid na mag-expect mo? Ganyan yung tinood. Pero, mora di man ako inasakitan. Mora sila may nasakitan na nag-expect ko. What? Ikaw mo yung nag-expect nga na. Unta, pero... Nga na sila man. Sige na, happy pa lang kayo. Ayaga pa rin. So, para makahumaning tanan, guys. Napay naghang nag-PM sa kuhan. Ay, nag-comment ka to. Nag-bash sa kuhan. Nag-share. Gipasikat na dyan yung nawo. Daga pa dyan nag-ingon nga. Papi daw, nawo. Bugason. Niwangon. Di na lang ako mag-ingon. Okay. Mas kinahani akong lawas, guys. No? Daghang nag-ingon sa kuhan. Nananaunta kong lawas. So, ako thankful na sad ko. So, sana all perfect, di ba? Ani na lang. Para mahumanta. Aron, wala na mo'y daghang storya. Aron, di na ninyo ikasakit akong mga post. Aron, di na mo magsigingon nga fame whore ko. I beg you, i-unfriend ko, i-block ko, ug i-ignore ko. Ana lang, you're free to unfriend me, to block me. Kay sa tinod anay lang, sa una raw gusto mang unfriend. Ug Facebook friends, 3,000 nakabuk ha, pero ang buto mo. Wakabot 100 akong mga tinood ng amigo dira. So, motong wala na lang ko ng unfriend na lang kay kapuyan ko. Ako'y mahagog unfriend sa 3,000 na ako ka-friends dad ko. Ang Facebook, napot siya iyahang Facebook. So, wala mo ipake kung sa'yo i-post. Kung mo-appreciate siya or dili sa usa ka butang, wala mo ilabot. Labot, okay. Sari akong maingon sa tanang ng bash sa kuha, sa tanang ng comment dadto, sa tanang nasuko sa kuha, sa tanang ng share sa mga sa akong dagway dadto, gamay day sa akong dagway dadto. Gamay day de. Gamay day akong dagway dadto. Diyay, akong profile diyay. Ganaan, ako nagtutay. <dito. laughs> Ani na lang ha, aron mahumanta. Ay, I'm sorry. Pasahilo ko ninyo. Pag-inam, giliagwa mo. Oh, pasensya kayo guys ha. Kayo murag tumban dyan ninyo ha. Kasi natumban na yun nila. Pasensya kayo ha if natumban ako ang inyuhang tiin. Pasensya kayo if natumban ako ang inyuhang dignidad, human rights, inyong pagkababay, inyong pagkatao. Pasensya na. Pero ani lang, ayaw lang lahi ang sabot na akong gi-post ha kay sa tinud-anay lang wag yun na siya intention nga magpangpangdaot sa ubang tao. Ako lang ana nag-express ako nga wala di ay akong gi-expect nga naaana nga grocery store or mall ba na ako man unta ang dapat masakitan kay ga-expect ko pero nganong kabuman lang, like ignore me na lang pasagdiin na lang ko kay wa jud ko nag-expect nga inyong pansinon din na akong post. Kung na kay nindot nga nabuhat, buhay mo pansin. Pero kung na lang kay isa kamali, sus no, daghan imo. Hindi kayo nang issue nila dyan. Okay na mo? So, again, I am sorry. Going back to our video, narito yung mga products na nabili natin galing Watson's yan. Alaman nito guys, first is ito,
So, ayan guys. Narito yung first product na nabili namin galing Watson's. Ito ay yung tinatawag nila na soothing gel, aloe vera and snail for all types of skin. So, the reason why I bought this one is kasi meron po kasing nakapagsabi sa akin na ang pangit ko daw kasi ang dami ko ng tingyawat. So, ayan, binilhan ko na yung sarili ko. Baka sabihin nyo, meron ako pambili ng Jollibee pero yung pang skincare wala. So, ayan, meron na. Okay, pinamo. Okay, this product is this one. Yan siya, yan yung itsura niya. Ito is a full face palette. So, it includes, ano na guys, meron na siyang eyeshadow palette, meron na siyang blush on, at saka highlighter. So, ito bubuksan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga shade ng product na to. So, ayan guys, yan yung itsura niya. Yan yung itsura niya. Ayan. So, this palette, guys, it has 12 shades. Ito siya, yung nakikita nyo dyan, may siyang i-blush on. And then, this one here, sa side na to, yung tinatawag na highlighter niya. Ayan, meron na tayong pang-makeup, guys, para naman gumanda na yung mukha natin. Baka sabihin naman na ibang pangit-pangit natin. Next is this one. So, this is from Careline also, and this is a contour stick. Ayan. So, this is a contour stick, mga guys. So, alam niyo naman siguro para saan ito, diba? Pang contour-contour, para kung ikaw mataba ka, magiging maliit yung mukha mo, besh. Yes, yes. Matatago yung fats mo dahil dyan sa contour. Siya pa yan, ikaw mataba. What? So, last that we have is ito. This is a makeup setting spray. So, this is from EB Advance. So, I think alam nyo na kung para saan yung setting spray. Yan yung nilalagay. Yung spray-spray sa mukha kapag natapot mo mag-makeup. Para daw mag-set sa mukha yung beauty products na nilagay mo para hindi siya madaling mapunas. Para dumikit siya sa mukha mo. Ganon. And gagamitin natin siya ngayon. So, I think that's all the products that we have. So, ngayon is may makeup pa na natin yung sister ko. Okay, so now let's start! Moments later. That's it guys, ito na ba yung naging resulta ng pag-makeup ko sa ate ko. And as you can see, yan, tumakas yung ilong ko. Thanks to contour! Thank you so much for watching this video. So sana nagustuhan nyo ang video to. And if nagustuhan nyo ang video to, please don't forget to hit the like. And subscribe on my YouTube channel. Subscribe nyo din yung kanyang YouTube channel na Positive Chica, which talks about earning money online. So, mag-subscribe po kayo kay Tips with Beng and also din kay Positive Chica. So, that's it guys. Thank you so much for watching again and I hope to see you on my next vlog. Bye!